Punto pong ito ay makakausap natin si late Governor Dominic Petilla. Magandang gabi po, Governor Petilla. Joseph Morong po sa State of the Nation. Yes, Joseph, magandang gabi. Magandang gabi sa buong Pilipinas. Sir, may yellow rainfall warning na po ang PAGASA sa Leyte. Nasabi daw po ay pwede tayong makaasa ng mga pagbaha. Meron po ba tayong ipapatupad na forced evacuation po sa mga ilang bahagi ng inyong lalawigan? Usually kasi pagka ganitong ulan, no, meron na tayong mga identified na mga barangay. Usually yung mga barangay na mga low-lying malalapit sa ilog na usually bumabaha. Kaninang umaga, nagpadala na ako ng inspection, no, sa mga mayor at ako sa mga barangay, mga disaster volunteers, no, na ipatupad na ang necessary precautions, including, no, kung kailangan mag-force evacuation, then mag-force evacuation. Okay. Sir, yun pong mga nasa tent city, no? Ano po ba yung mga senaryo na inaasahan nyo sa pagtama ng bagyong basyang dyan sa probinsya ninyo? Well, this is a similar, ito ang past nitong basyang is similar to Zoraida. Okay. And in fact, yung strength din niya parang Zoraida rin. Mm-hmm. No? So, during that time, meron lang mga tent na nagliparan during the time sa Zoraida. So, medyo pati yung mga SARS na tatanggal, parang gano'n. So, nagpa-ano na rin tayo ng communication doon sa mga barangays, sa mga mayors na kailangan mag-take na sila ng extra precautionary measures just in case medyo liparin na naman itong mga tents nila. No? Sir, would you suggest... Parang... Yes, go ahead. Sir, would you suggest na yun po mga nasa tent city ay lumipat po, at kung that will be your suggestion, saan po sila pwedeng lumipat at this point? Well, usually ang ating mga bayan naman ay meron silang mga identified na, no? All the 41 towns ng Leyte, meron na naman yan silang mga identified, okay. Pre-identified during pa yan sa mga training ng disaster, no, noon pa, no? So, for example, ang Palo, they can go to Philippine Science, High School, or any other mga government dyan na malapit, no, nearby. No? Mm-hmm. So, kasi ang problema rin kasi, normally, ang ginagamit natin yung evacuation centers ay yung mga school buildings. Opo. Ang problema, marami rin tayong mga school buildings na walang bubong. Halos, karamihan ng school buildings, I think mga 8,000 mga classrooms naapektuhan ng Yolanda. No? Mm-hmm. Although, ang kagandahan naman din, mabuti na lang din na itong ating mga, marami tayong mga donors din na nagtayo na ng mga school buildings, nagtayo na mga temporary na mga school buildings. So, yan ay pwede rin nila magamit para sa pag-evacuate nila. Sir, yung mga residente naman, oras na halimbawa sabihan nyo na pag naramdaman nyo na medyo malakas yung ulan, no, at hangin na dala ni Basyang, alam naman nila na yung gagawin nila, no? Yes, we have, lalo na sa mga coastal at saka yung mga malalapit sa mga ilog natin na, usually mga ilog na bumabaha, parang gano'n, identified na naman yan. Okay. Meron tayong mga trainings na ginawa long before Yolanda passed. Okay. No? So we have the ang part yan ng disaster preparedness, no, at saka disaster awareness program. Normally ang mga barangay officials, mga ano, lahat they train, no, together with the provincial disaster risk reduction council at saka pati yung mga municipal, the MDRMP na mga operatives. So ito sila nagte-training to sa mga, lalo na yung mga coastal. So alam nila kung saan pupunta, alam na nila kung anong gagawin. That is why, no, before Yolanda, hindi naman may mga barangay naman kami na madalas bahain. Mm-hmm. No, so sa kagandahan loob din, because of the preparation, wala naman tayong major na mga nasasalanta, wala tayong nasasalanta na buhay. Mm-hmm. Dahil nga din ang mga tao, alam na nila ang gagawin nila. Gov? Dahil sa mga training. Yes, sir. Yes, Gov, meron tayong kanina sa report ni Mark Zambrano, no? Yung mga residente nyo dyan, medyo lumilikas na ng, sa kanila, no? Voluntarily lumilikas sila. Meron po kayong mensahe sa kanila
kasi magagabi na, gabi na, no? At ano po yung dapat nilang gawin overnight and then yung, habang nag-aabang po tayo ng posibleng pagtama ni Basang sa inyong lugar? Ano pong mensahe nyo dun sa mga constituents nyo dyan? Ay, Joseph, paano lang ha? Actually, Joseph, no, parang ako nandito ako ngayon sa Matalom, Leyte. Okay. Which is a town na last town ito ng province of Leyte. Ang next nito is Maasin City na ng Southern Leyte. Opo. No, kasi ang Basyang maglalandfall sa, based on ano kanina, Portac, maglalandfall siya mga midnight siguro ngayon dito sa Maasin City. Okay. No? So ang kinanoonan ko, this is just mga 19 kilometers away from Maasin. Binisita ko lang to dito, gusto ko lang makita ang mga kalagayan dito ng mga tao. Medyo ito malakas nga yung ulan, nakasilong kami dito sa isang bahay. Pero ang inano ko lang sa ating mga kababayan ko sa Leyte, no? In case na talagang there is a, kailangan nyo talaga, no? Nilipad yung tent nyo or something ganun, kailangan to, I think you can always approach your barangay official. Okay. O kaya pupunta kayo doon sa munisipyo. No? Ang ating namang mga municipal at saka barangay disaster operative, no? Ready to ano naman, ready to assist you naman. No? All right, sir. Kung kailangan niyo talaga, no? Okay, maraming salamat po at ingat kayo diyan. Leyte Governor Dominic Petilla. Yes, maraming salamat din, Joseph, at magandang gabi sa ating buong bayan ng Pilipinas. Salamat po.